pinarayo ng mga turista. Pero kapag nag-alboroto, lahat kumakaripas palayo. Ang ibinubuga nitong kumukulong putik kalaunan, nagsisilbing pataba sa lupa. Ipinagmamalaki, pero may ilang itinuturing ding itong sumpa. Saang anggulo mo ba mas huhusgahan o titignan ang binansagang world's perfect cone, ang Mayon Volcano? Ang perfect view ng bulkang Mayon masisilayan sa iba't ibang anggulo mula sa Kagsawa Ruins sa Bayan ng Daraga, Kitunan Hills sa Kamalig, Legazpi Boulevard sa Legazpi City at Corangon Shoal sa Tiwi sa Albay. Pero meron pa raw bagong tuklas na spot kamakailan ang mga hiker kung saan mas masisilayan ang natatangin itong ganda sa tuktok ng katapat nitong bulkan. Nakakabukas pa lang sa publiko ang Mount Masaraga. Pero ang trail paakyat dito, buwis buhay. Ang sabi po nila, kapag pure po yung intentions ng tao, yung silak, magpapakita daw po ng walang takip, walang ulap yung Mount Mayon. Wala mang kasiguruhan, marami pa rin ang nangangahas. Ang first jump paakyat ng Mount Masaraga, ang campsite. Dito pwedeng mag-setup ng tent. Pwede ring magrenta ng kubo sa halagang 700 pesos. Yung magka-camping ay lumayo muna sa toxic na city para mag-unwind. Habang nakikita mo ang view ng Mount Mayon, nature, fresh ang hangin, sobrang nakakawala ng stress. Isa ang Mayon sa tinaguriang Magayon Trio, kasama ang Mount Malinaw at ang katapat nga nitong Mount Masaraga. Sa tatlong bundok kasi, Masaraga ang pinakamatanda eh. Pero siya ang pinakamababa naman. Ayon sa kwentong bayan, hindi raw noon nagbubuga ng apoy o lava ang Mayon. Yung Mount Mayon, wala siyang apoy. Nainggit siya sa dalawa. Ngayon, humihingi ng apoy. Ayaw bigyan nito. Nagalit naman itong Mayon. Pinalakol yan. Ito raw ang dahilan kung bakit ang summit ng Mount Masaraga tila bako-bako ang porma. Alas 5 pa lang ng madaling araw, ang hikers sa campsite gising na. Isa sa kanila si Marvin, na sa 7 beses nang umakyat ng Mount Masaraga, 7 beses na ring nabigo. Hindi pa rin nagpakita sa akin yung view. Sana, hopefully, mag-clear. Kasama niya ang magkasintahang Shane at John. Sana winiwish namin magka-clearing, makita yung Mayon. No permit, no hike. Bawal po ang manigarilyo kasi grassland po ang trail. Pero bago pa man sila umakyat, may tila gustong humadlang ang langit. Bakit na kami ng summit? Dami niyan sa taas. Madaming babali. Hindi po kayo takot sa alimatic, ma'am. Hindi naman. Go, Shane! Sobrang steep. Ilang minutes pa lang. So, yung ibang klaseng limatik dito. Kanina yung dark brown. Yan, green. Dito naman yung ano, combination. May mga lumot. Sa ika-apat na oras ng hike, mas lumakas pa ang hangin at ulan. Tila ba may kung anong puwersang pumipigil sa kanilang pakay? Papasok naman kami sa madilim na part. Ang suwelas nga ng kanang sapatos ni Shane, natanggal na. Eto po, as in wala na talaga siya. Tapos itong isa, nag-smile na rin. Kaya pa naman po. May point na gusto nang gumive up, pero itutuloy ay tututuloy pa rin. Madulas yung bato, madulas. 10 minutes lang, ayaw na. Malumot. Kumbihira. Nandiyan niya sa mga dahon kasi sa taas. Bigla na lang nang lalaglag.
Sa ikalimang oras ng kanilang pag-akyat, si Shane sumuko na. Nag-shaky na din yung tuhod ko kasi nga madulas po, basa. Tapos yung ibang, di na ako nakaka-greet sa mga talahib. Pero ang nobyo niyang si John, tuloy sa laban, kasamang iba pang hikers. Doon na kami sa mga tinik na parte na mga puno ng halaman. Ayan o, ang tinik-tinik niyan. Makalipas ang 6 na oras, narating na rin nila ang summit ng Mount Masaraga. Pero ang bulkang Mayon ng mga oras na yon, natatakpan ng makapal na ulap. Tila ipinagdadamot ang angkin nitong ganda. Wala pa ding view after multiple attempts, pero babalikan pa rin. White background tayo ngayon, pero sobrang fulfilling. Susunod, ngunit ang ganitong mga kwento, hindi dahilan para panghinaan ng loob ang iba. Kagaya na lang ni Rocky, nakasama ng kanyang mga kaibigan, inakyat ang summit ng Masaraga para makita ang usap-usapang ganda ng Mayon at sa paghagod ng aerial camera sa likod ng mountain ridges. Biglang sumilip ang klaro at buong-buong imahe ng bulkang Mayon. Si Rocky, nakasama ng kanyang mga kaibigan, inakyat ang summit ng Masaraga para makita ang usap-usapang ganda ng Mayon sa punto de vista ng isa pang bulkan. Pinilit po talaga namin na bitbitin kahit gaano kabigat. Ang kanilang naging jump-off point o was sa Albay, kung saan ang pag-akyat sa summit umaabot ng 1 araw. Dito, kinailangan nilang suungin ang makapal na kagubatan. Hanggang narating nila ang bahagi ng tuktok ng Masaraga na bako-bako ang porma, ang tinutukoy sa kwentong bayan na bahagi ng bundok na pinalakol daw ni Magayon. Maganda yung view. Oo nga, no? Dito na sila nagpalipad ng drone. At sa paghagod ng aerial camera sa likod ng mountain ridges, sumilip ang klaro at buong-buong imahe ng bulkang Mayon, tila nagagalak sa kanilang pagdating. Sulit na sulit yung puyat, yung pagod, lahat-lahat ng hirap namin na pinagdaanan. Okay, nandito na kami sa Mount Masaraga Summit. Finally, after 6 attempts, naka-clearing din kami. Okay, nainggit na ba kayo, guys? Makalapit ni Mount Mayon. May isa pang paraan para masilayan din ang ganda ng bulkang Mayon mula sa ere sa pamagitan ng paragliding. Ideya ito ni Eric. Having a flight sa paraglide with a good background, mas bibenta yung negosyo mo. ₱3,500 ang kanilang singil sa mga maglalakas loob sa adventure na ito. Can only fly during amihan. Hindi lang basta-bastang lilipad ka, dapat kasi nakaharap ka sa wind. Pero ang paragliding activity na hinto nung nagka-pandemya. I just told them na pag okay na uli, ipopost na lang namin. Paanong ang ganito kaganda? Pwede ring makapamanira. Ang nagbibigay ng kabuhayan, pwede ring mang-agaw ng buhay.
tunay ngang ang pinakamagagandang mga nilikha. Siya ring pinakamahirap matantya. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.